nagkaroon na naman ng problema sa sasakyan. Ngayon naman, ayaw naman gumana yung heater. Yan. Magdi-DIY siya. Wala akong alam sa sasakyan. Siya naman. Yan ang aming DIY mekaniko. Dahil ayaw gumana yung heater ng sasakyan. Ayan best guys, dinadrive nila yung sasakyan ngayon. Dinatry ni Javi kung gagana na ba yung heater doon sa sasakyan namin. Kasi nga, hindi ko lang alam, bumili yata siya noong panglagay doon sa... Ewan ko, radiator ba yun? Wala akong alam sa sasakyan. Ayan, may pimple ako. Ayan. At sana, ayan, inilalabas niya yung sasakyan. Sana lang gumana at hindi ko na siya i-drive sa city bukas. Kasi iniisip ko siyang dalhin bukas, itatawag ko. Sarado na ngayon, gabi na. Dahil wala nga akong alam sa sasakyan, iniisip kong dalhin siya sa city at ipa-check ulit dun sa mekaniko dun kung saan ginawa yung latest na sira ng sasakyan namin yung nakaraan, yung coil spring. At yeah, at sana tama yung ginawa ni Javi ngayon, yung DIY niya doon sa heater ng sasakyan namin na ayaw gumana. Sana lang, cross fingers. Tinetry niya yung sasakyan. Javi yung sasakyan. Pinapasok na. Nagda-drive na siya. Ano? Uminit? Nasaan? Ay, oo, uminit. Ayan. Ang bab. Wait mo ba yan? No. Talikod mo. Oo, uminit. Ayan, ayan. Yan yung hinahanap kong init. Uminit na, uminit na nga. Ayan, uminit na, best guys. Sino daw mas mataas na sa amin? Tingnan ko nga. Doon, doon sa likod. Likod ka. Tingnan nyo, best guys. Mas mataas na sa akin yung anak ko. Tingnan nyo. 2 months ago, nag-ano kami. Yung ano mo? 2 months ago, mas mataas ako sa kanya. Hanggang dito ko siya sa mata. Ngayon, after 2 months, ayan na, best guys. Mas mataas na siya sa akin. Love you. Tumataas na. Kay tayo. Pasok daw ako. Ang driver ko ngayon. Naubos yung laman niya. Kailangan punuin talaga yan. Ayan, mainit siya, di ba? Oo. Iniwan na ako. Mainit na. Nagawa na niya. Pinatayan na tayo ng ilaw ni Javi, best guys. Pero, successful, best guys. Mainit na. Tingnan nyo, ang dami ko rito mga candy. Mga ano yan eh. May mga, anong tawag dito? Mga basyo. Ayan, ito yung candy ko, best guys. Kunin natin yung mga walang laman. Ayan, walang laman. Ito, walang laman. Ito pala, 1, 2. So, may 3 pa ako. So, itong 3 na to, wala nang laman. So, yeah. Ayos ako, best guys, ng gamot ko ngayon. Nagulat ako sa laki ng gamot ko. May gamot ako dati. Ito lang siya. Ganyan lang siya kaliit, best guys. Ngayon, ganito na siya kalaki ngayon. nagdouble yung dosage niya. Nagdouble rin yung laki. So, eto, wala na to. So, eto na ngayon yung iinumin ko. Per day isa. Yan. And then, samahan natin ng half nito. So, ayan na siya per day. Ayan, ganyan siya. So, yeah. Eto kasi dati, yan. Saka eto. Pero, walang improvement sa blood pressure ko na nakikita yung doktor. Kaya ngayon, tinaas yung dosage. Ito na siya. At ito, best guys. Yan. So, ayan na siya. Per day yan. Ayan. Pero ito, the same pa rin half kasi mataas yata to. Mabilis ang effect. Di ko lang alam. Pero ayan na siya. Aayusin ko na ulit yung ano ko, may itlog. Aayusin ko na ulit yung lagayan ko ng gamot. Yan. At yun lang, best guys. Yan. Yan yung kilay natin ngayon. Yan. Yan. Yan yung kilay natin ngayon, best guys. Yan. Wala na siyang. Hindi na natin kailangan magguhit.
ko yung mga eyebrow powder intact na. Niluluto ako ng yan, dinner ng mga Junakis ko best guys. Hamburger sila ngayon. Bye-bye muna! Guys, itong 24-hour blood pressure monitor. Ayan, best guys, kakukuha ko lang nito kanina sa doctor. Nilagyan ako. And ibabalik ko siya bukas, best guys, kasi one day lang naman. And yeah, mataas pa rin yung blood pressure ko, best guys. Kaya bukas din, is pupunta ako ng hospital para kuhanan ako ng blood test. Para malaman nila yung kung may mga underlying illness, kung bakit ako may mataas na blood pressure. Yun. Para makasigurado siguro. And binigyan nila ako ng dalawang tube na to, best so, guys. Yeah, magsuswab test ako, sarili, best guys, dahil kailangan ko yung laway ko. Kailangan ko yung laway ko para dadalin ko ito sa hospital bukas. Guys, ito palang tube na to. Ito is maglalagay tayo ng tampon sa bibig ko, best guys. Ayan, dyan, joke. So, ayan, best guys. Ito palang tube na na-receive ko. Ito ay ang cortisol test. Cortisol saliva test, best guys. Ito yung dadalin ko sa hospital bukas. At tinetest nito yung cortisol levels sa blood. Twice ako magtetest, best guys. Isa sa gabi, isa sa umaga. Kasi sinasabi nila, yung cortisol level daw natin, best guys, is napakataas sa umaga at napakababa naman sa gabi. Kaya yun yung sinasabi nila. Magtetest from 10 to 12 ng gabi. And then in the morning naman is 7 a.m. to 9 a.m. best guys. At sabi pala best guys is bago mag-test, bawal kumain, bawal mag-toothbrush, tubig lang. So, yeah. Ako siguro mga 30 minutes siguro or mga 2 hours before ako mag-test, doon na lang ako magre-rinse ng bibig para at least kahit papano, 'di ba? Ash ng ash niya. So, yeah. Para makasure tayo, best guys. Kasi at after mag-test, ilalagay daw ito sa refrigerator, best guys. Yan. Para siya talagang tampon. No? Nabasa ko rin is kalimitan daw ang nagiging problema pag merong dugo ikaw sa gilagid. Kaya nila pinoprohibit or ina-avoid na kumain, na magsipilyo at gumamit nung snus. Di ko lang alam kung ano yung snus eh. Baka snus din sa English. Pag magte-test, best guys. Ang dami kong iniintindi ngayon. Meron pa ako nitong 24-hour monitor, BP monitor, best guys. And kailangan ko rin i-controlin or kailangan ko rin tandaan kung kailan ako matutulog at kung kailan ako gigising bukas. Anong oras matutulog, anong oras gigising. Pero pag ginamit ko naman ito, kailangan gagawin ko naman ito from 10 o'clock in the evening hanggang 12 o'clock. Itong isa, and then in the morning, itong 9, from 7 a.m. to 9 a.m. So, parang contrast yung mga ano. So, yun lang best guys. And naglolo ko itong camera ko, hindi ko lang alam, may memory error lagi. And pangatlong ano ko na to, attempt ko na to na mag-vlog. So, yun lang best guys. And yan. I'll see you again next time. Bye-bye.